Anthony Davis, mga idol, ginulat nga ang maraming Lakers fans pati na rin mga NBA fans. Matapos kasing pagkumparahin itong si Giannis Antetokounmpo si Anthony Davis sa kanilang defensive ability, napatunayan niya na itong si AD ay mas magaling sa depensa kesa sa one-time defensive player of the year na si Giannis. Alam niyo ba, mga idol, si AD ay naglaro ng 40 games lamang ngayong season pero nagtotal nga siya ng 90 blocks sa buong season at nag-average nga siya, mga idol, ng 2.3 kada laban. Samantalang itong si Giannis Antetokounmpo, mga idol, na naglaro nga ngayon season in total of 67 games ay meron lamang 91 blocks. 1.4 blocks per game lamang ang kanyang ginawa. Kaya nga sigurado nga daw, mga idol, kung nakapaglaro lang si Anthony Davis ng mas maraming games, kasali nga siya sa top candidates sa pagdating sa Defensive Player of the Year. Pero anyways nga, mga idol, para sa ating next balita, ito nga si Steve Kerr ay hinahanda ang kanyang batang player na si Jordan Poole. Ngayong maglalaro na nga sila, mga idol, sa playoffs. First time lang kasi, mga idol, na ito ni Jordan Poole, siguradong itong interaksyon nila, itong kanilang pag-uusap during practice ay siguradong binibigyan nga ng advice ni Steve Kerr itong si Jordan Poole pagdating sa playoffs. Tingnan natin tong clip na to, mga idol. At para nga sa ating next at panghuling balita na ay patungkol nga sa NBA MVP. Naglabas na nga kasi, mga idol, ang NBA ng kanilang final MVP ladder. Pinangungunahan pa nga rin yan, mga idol, neto ni Nikola Jokic. Pero itong si Joel Embiid, mga idol, na bumagsak nga nung nakaraan sa number 4 ay umakyat na muli sa number 2. Pumangatlo na lang muli itong si Giannis Antetokounmpo. Halos buong season nga, mga idol, itong si Jokic, Embiid at Giannis ang talagang nagbabakbakan dyan. Pero sa ngayon nga, mga idol, ang usapan ay between kay Embiid at pati na rin kay Jokic. Parang silang dalawa na nga lang, mga idol, ang pinag-uusapan ngayon. At itong si Giannis, mga idol, ay parang malabo ngang manalo ng MVP ngayong season. Pero anyways nga, mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!